Wolf Spider hinampas ng walis, kumalat ang mga anak. Isang lalaki sa Australia ay di inakala na ang Wolf Spider na gumapang sa sahig niya sa kanyang bahay sa Hallett Cove, South Australia ay buntis. Ang asawa niya ay kinikilabutan habang si Danny Ford ay kumuha ng walis para patayin ang gagamba. Ito na sana ang katapusan ng istorya pero dahil super buntis ang gagamba, ito ay pumutok. Daang-daang maliliit na gagamba ang lumabas sa nanay, naggapangan sila sa sahig ng kusina. Ang mga egg sacs ng Wolf Spider ay nakakabit sa silk spinning organs nito. Matapos mangitlog, ang mga baby spiders ay nananatili sa likod ng kanilang ina ng mga isang linggo, maliban lang pag nahampas ng walis. Ang masasabi ko lang dito ay... By the way, ito ang kagat ng Wolf Spider. Gagamba sa tenga, isa palang peking video. Isang lalaki sa Missouri ay nagpost ng isang video na nakakuha ng mahigit 1,000,000 views. Ayon kay Bruce Brannett, matapos niyang umuwi mula sa Lake of Ozarks, nakaramdam siya ng pananakit sa tenga. Tinutok niya ang iPhone niya para tignan ang kanyang tenga at look! Isang gagamba ang gumagalaw sa loob. Aaminin namin na naloko kami ng video na ito na CGI pala. Isang YouTuber na matalas ang mata ay sinabi na ang mga buhok sa tenga ng lalaki ay hindi gumagalaw sa paa ng gagamba. At dahil nabuking siya ng maaga, inamin ni Bruce na ang video ay ginawa niya para i-promote ang kanyang computer graphics company. Ang galing mo, Bruce! Naloko mo ang internet! Isang gagamba gumapang sa ilalim ng kutis ng isang Australian na turista sa Bali at nanatili doon ng 3 araw. Ang 21-year-old na si Dylan Thomas mula sa Bunbury ay nag-e-enjoy sa isang bakasyon sa Bali, Indonesia. Pero matapos siya matulog sa isang 4.5-star na hotel, nagising siya at nakita ang isang kulay pulang trail na may 2 inches ang haba mula sa kanyang pusod hanggang sa kanyang tiyan. Lalo pang humaba ang trail kaya pinuntahan ni Thomas ang isang doktor na sinabing kagat ito ng insekto at binigyan siya ng gamot. Pero hindi umubra ang gamot at nagkaroon pa ng paltos ang trail na napakasakit. Napilitang magpunta sa isang dermatologist si Thomas na nalaman na may gagamba palang nakatira sa kanyang katawan. Nadiskubre ng doktor na isang maliit na gagamba ang nakapasok sa ilalim ng kutis ni Thomas mula sa scar tissue na dala ng isang appendectomy na isinagawa kay Thomas kamakailan. Gusto pa sanang iuwi ni Thomas ang patay na gagamba pero pinadala ito ng doktor sa clinic para makapagsagawa ng test. Ayon kay Thomas, kahit na na-violate siya ng maliit na gagamba ay hindi naman siya aayaw na magpuntang muli sa Bali. Ma'am, di po kayo naposes. May gagamba lang sa tenga mo. Isang babae sa China na inakala ay naposes siya ng mga demonyo ay may gagamba pala sa tenga. Yuck! Isang araw ay nakarinig siya ng mga pagkamot na tunog sa loob ng ulo niya at naisip bigla na siya ay naposes. Kaya pumunta siya sa templo at nagdasal. Waepek. Tapos siya ay uminom ng mga painkillers at gamot para sa migraine pero lalong lumala ito. Nang siya ay nagpunta sa ospital, nakita ng doktor na meron palang isang gagamba sa tenga niya na may marami ng agyo. Ngunit kada subok sa pagtanggal sa gagamba, ito ay bayolenteng lumalaban at nasasaktan ng babae. Kaya ito ay pinatakan niya ng gamot para malasing at manghina ang gagamba bago niya ito hinugot. Ayon sa doktor, ang gagamba daw ay nakapasok sa tenga ng babae nung siya ay nagbakasyon at naghiking. Eskwela panandali ang nagsara dahil sa gagamba. Isang maliit ngunit delikadong gagamba ang nagpwersa sa panandali ang pagsara ng isang eskwela sa UK. Isang outbreak ng mga false widow spiders ang nangyari sa Dean Academy. Sinara ang buong eskwela para mabombahan. Ang false widow ay nakarating sa UK mula sa Canary Islands noong late 19th century dahil sa mga barko. Ang mga gagambang ito ay ang kamag-anak ng delikadong black widow spider. Mahilig ito tumira kung saan din may maraming mga tao. Maraming mga false widows sa southern UK at dumadami pa sila lalo tuwing tag-init. Ang kamandag nito ay nagiging sanhi ng masakit na pamamaga, kahirapan sa paghinga at pamamanhid sa daliri. Wala pa daw namatay sa kagat ng false widow sa UK at hindi ito agresibo sa mga tao. Leksyon sa buhay, huwag inisin ang mga delikadong gagamba.
Ano ang gagawin mo kapag nakasalubong ka ng isang Brazilian wandering spider habang naglalakad ka sa gubat? Kung ikaw ay isang tanga na walang pakialam sa buhay tulad ni Jean-Luc Sanchez, ito ay hahamunin mo. Sa video na ito, kitang-kita na iniinis ni Sanchez ang napakadelikadong gagamba na tinataas ang mga paa para kagatin siya. Ang mga Brazilian wandering spider ay di tulad ng mga ibang gagamba na duwag, ito ay lumalaban. Ang kamandag nito ay nagiging sanhi ng masakit na pagtigas ng ari sa mga lalaking biktima. Ang kamandag nito ay pinagsusurian ng mga scientists para gawing gamot sa erectile dysfunction. Bakit ba may mga taong ganito na mahilig makipaglaro kay kamatayan? Gagayahin mo ba ito? Gusto mo ba ng spider friends? Tira ka sa bahay na to. Kikilabutan kayo sa video na ito. Parang ang isang gagamba ay hindi sapat sa pagkilabot, paano pa kaya kung libo-libong gagamba ang nalalaglag kung saan-saan? Ang video na ito ay mukhang nakuha mula sa South Central Mexico, pero hindi alam kung paano nagsimula ang pagpugad ng mga daddy long legs. Kung alam mo kung paano, tiyakin mo na hindi ito mangyari sa'yo. Singer Katie Malua na diskubre na ang naririnig niyang ingay ay gawa pala ng isang gagambang nagtatago sa loob ng kanyang tenga. Nagpunta sa mga doktor ang 30-year-old na popstar matapos siyang makarinig ng ingay nang nagkakamot sa loob ng kanyang tenga ng isang linggo. Laking gulat niya nang nadiskubre nila na ang pagkakamot na ingay ay gawa pala ng isang jumping spider na nakatira sa loob ng kanyang ulo. Gumamit ang suction ng mga doktor para mahuli ang gagamba na pinakawalan ni Katie sa kanyang hardin. Ang singer na may single na spider's web ay natuwa pa yata sa insidenteng ito. Itinweet niya na kahit na nakakatakot ang gagamba na nakunan ng naka-close up sa camera ng doktor, paglabas nito mula sa kanyang tenga ay nakita niya na napakaliit pala nito. Ayon kay Katie, ang gagamba ay maaaring nanggaling sa isang set ng earbuds na kanyang ginamit para hindi siya maingayan sa isang flight. At cool na cool itong si Katie na sinabing hindi naman siya ginambala ng gagamba na nagkakamot lang sa loob ng kanyang tenga. Higanting gagamba kasing laki ng tuta. Ang Theraposa blondii na ang South American Goliath bird eater ay ang pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Ang Harvard entomologist na si Dr. Peter Nascrecki ay nakita ang gagambang ito sa Guyana at mabilis na naging balita. Sa laki ng gagamba ay naririnig itong maglakad. Sinulat ni Nascrecki na kada lumalapit siya sa gagamba, ito ay nagkakalat ng balahibo na tinatawag na urticating hair. Natamaan ang mukha ni Nascrecki ng mga balahibo at siya ay inallergy ng maraming araw. Ang urticating hair ay maraming tinik bawat isa at ito ay masakit at makati para sa mga tao at ibang hayop. Sabi niya na ang gagamba ay matapang at handa makipag-away at ang mga pangil nito ay kaya bumuta sa bungo ng daga. Marunong ding manakot ang bird eater sa pamamagitan ng paggawa ng tunog sa pagkamot nito sa sariling mga binte. Ang mga Goliath bird eater ay pwede lumaki sa bigat ng 170 grams na para ng isang tuta. Ang cute nila, di ba? Gagamba sa sandwich, kaya mo ba ito? Isang car salesman sa UK na may arachnophobia ay natroma nang nakakita siya ng gagamba sa kanyang sandwich. Si Chris Eastwood na 29 years old ay umorder ng sandwich mula sa Greenhouse Bakery na malapit sa office niya. Napakasarap ng unang kagat niya nang nabilaukan siya nung makita niya ang patay na daddy longlegs sa tinapay mismo. Nalula si Eastwood at binalik niya ang sandwich sa lalagyan. Marami sa inyo dyan ay tiyak na pinagtatawanan si Eastwood. Ngunit hindi niyo nauunawaan ang mga taong may arachnophobia. Tumawag siya sa bakery upang magreklamo. Isang empleyado ay dumating para kunin ng sandwich at bigyan siya ng apology letter at 350 pesos na gift certificate. Nagalit si Eastwood sa liit ng halaga ng mga gift certificates at sinabi niya na walang kwenta ang mga ito dahil hindi na siya bibili ulit sa bakery nila.
Ang head ng bakery na si Sandra Ogden ay humingi ng tawad pero sinabi niya na sa milyong-milyong produkto nila kada linggo, minsan talaga ay may nagkakamali.